Good morning, guys. It's me again, Mike. And yan, nakikita nyo yung ano, mga cherry blossom, mga konting-konti na lang ng patubo. Kasi season ngayon, mga bandang January to Feb. So, papakita ko sa inyo yung ulit kung paano kami ano, na naglalakad pauwi. And ito yung routine namin dito sa AUO branch. Maliban dun sa Crystal na same din ng dormitory. And then guys, i-discuss ko sa inyo yung update ng tatalakayin natin yung update nitong ano dormitory, kung kumusta na nga ba, ano nga bang lagay sa, kasi may mga cases na naman na bago yun sa variant na yan sa pandemic na COVID. So hindi na bago yan, parang may isang taon na ata, no? Yan. So kitang-kita niyo naman gaano kaganda tong dorm. Mabakal kami kasad Andre ka Kuya Ling. Mabakal kami kasad Andre. Ayuda. Ang pila doon sa Pinoy Store. Hey, Ma'am Ling, Mr. and Mrs. Ling. Hi, ayan. Hi guys, it's me again, Mike, and welcome to Bro Vlogs TV. Yeah. Wow! So guys, itong video na to, is tatalakayin ko sa inyo kung ano yung mga bagay na or updates na meron ngayon dito sa AUO Company. Ngayon, kasi gawa nung COVID case, yan, new variant case, importanteng malaman to ng mga bagong aplikante na galing Pinas. So, kung isa ka sa mga yun, better na panoorin mo to. And the intro starts now. Yan. Simple tips lang naman guys. Lalong-lalo na dun sa mga bagong OFW na papunta dito or dun sa mga new applicant, sa mga mag-a-apply pa lang, yan. So, tips lang din to guys at saka advice na din. Kasi guys, dito sa Taiwan, pagdating nyo dito, dun sa airport, is may, alam nyo na yun, quarantine room na ibibigay sa inyo, yan. Kung ilang araw kayo dun, I think 7 to 14 days yung pinaka-maximum nun guys. So, ang advice ko lang sa inyo is better stay na lang. Mag-stay lang kayo dun sa quarantine room kung ayaw nyo magaya dun sa kapwa nating Pinoy na nagmulta. Hindi ko alam kung magkano yun, guys. So, comment below na lang kung ano nangyari sa kanya. Kung alam nyo yun. And then, guys, syempre kailangan nyo lang din sundin yung proper way ng paglagay ng mask, pag-sanitize ng kamay ninyo, katawan ninyo, paglagay ng face shield, yung mga yan, suit. So, yun lang naman ang kailangan nyo gawin. Mag-doble ingat lang kayo, maging aware lang kayo. Kasi pagdating nyo din dito sa dorm, may ano din dito, may quarantine rooms na nakaabang sa inyo. So, hindi naman kayo papabayaan ng mga coordinators natin. Bibigyan naman, papakinin naman kayo araw-araw. So, yun lang naman guys. And, dun sa public, mga ano natin dyan, sa labas, public areas, katulad ng simbahan, yung mga yan, market, kailangan every time na lalabas kayo, may mask nalaga kayo na ano, at saka may baon kayo na mask, at saka alcohol. Yun lang naman, importante. Kasi guys, yan, madaming CCTV na nakapaligid dyan. So, mamomonitor kayo dyan, mayayari kayo dyan guys. So, baka ma-report pa kayo, yan. May meeting ulit yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? So, yun, gawa nung ano din, ng COVID na yan, may mga cases na bago or yung management natin nag-implement na naman, nag-higpit na naman sila ng yan, ng rules dito. So, migpit sila, kailangan social distancing, and then yan, pagkakain ka, kailangan ilan lang kayo, may mga ilan lang kayo na ano, members or group ng magkakaibigan, yan. Hindi kayo pwede magkumpul-kumpul dito guys. And then may mga facilities din dyan na nag-close, katulad ng gym. So, may mga hiling mag-workout dyan. So, expect ninyo, close yung gym natin, fitness center.
Tsaka yung gym din, yung covered court dyan sa taas. Close din yun, guys. So, sa mga mahilig na sports dyan, for the meantime lang naman yan. So, babalik din naman yun. Magre-resume din yan pagka nakawala siguro yung COVID or gagaan yung case dito sa Taiwan. So, yun lang naman, guys, namanggit ko. Mga simple tips and advices. And then, ito, itutur ko kayo dun sa covered court. Makikita nyo din kung gaano kaganda yung court natin. Tsaka yung fountain kung saan kami kumukuha ng tubig. So, keep on watching, guys. And, shishe. Bye-bye. Ayan. Sa mga hindi maselan sa, ano, sa tubig, dito kami kumukuha. Yung iba, bumibili ng mineral water. Yan ang ginagamit namin dito, ng mga katungko. Tsaka, hindi nila ako galing Pinas na dumbbells. Ayan. So, yan, may mga ano din dito. So, kable, pang resistant training, and then pang abs, para sa tabs. Wala namang abs. Ayan. Disiplina na lang, guys. Maya na lang ulit. Samahan niyo kung kumuha ng malamig, no? Tubig. So, yun yung elevator papuntang yan, packet. Last vlog ko kasi hindi ko nasabi sa inyo o napakita sa inyo to. Itong gym. So, ito. Sinurado to, guys, kasi gawa ng pandemic. So yan, yan ang covered court namin, guys. Wow! Pakalaki, no? So hindi hassle pag ano, maulan yan. Tsaka nababalance yung ano, kumbaga yung lamig nitong ano, court. So yan, napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung COVID court. Last vlog ko kasi hindi ko napakita sa inyo, eh. So punta naman natin ngayon sa ano, fitness center, sa gym. Ito papuntang B1. So yan yung lobby, guys. Information, lobby. Yung gym, eh. Sarado din, eh. Matagal nang sarado yan, guys. Dito kumukuha ng malamig na tubig. Ito naman yung ref ng Taiwanese. So kukuha ko din ng malamig. Kasi yung bagong variant, madaming nagsara. So madaming lumabas. Madaming lumabas ng ano, nag-gym. Yung iba naman, sa labas na lang, dun sila nakikilaro, nakikiano, basketball. Nakikilaro ng basketball. So ito public CR to ng gentlemen at ladies. Ayun, ayun na ito. Tapos ko lang nagbuhat. Itong oras patulog na yung mga tao. Balik na ako ng dorm. Ng kwarto pala. So mamaya na lang ulit. One eternity later. So ganito ang itsura ng laundry namin, guys.
So ipapakita ko sa inyo guys itong laundry ng AUO Holy Branch. Yan, so nakikita nyo dyan, yan ang dryer machine natin. So napakadami. So yan, minsan pila yan kung sakaling nagkasabay-sabay. At saka ito naman yung laundry machine kung saan ka naglalaba. So yan, pinapakita ko sa inyo kung magkano yung amount. Nasa 20 NT siya guys. Pipili kayo kung normal, cold, warm, tsaka hot, at tsaka yan, kung parang press at tsaka delicates or start mo. And then yun na. Kailangan nyo na maghulog ng 20 NT. Pero syempre bagong lahat, bago nyo hulugan yan guys, kailangan nyo munang lagyan ng kung ano yung gusto, yung detergent or liquid ba. Sa akin liquid ang ginagamit ko guys. Yan. Para at least mas mas okay, mas safety sa ano, sa mga damit. Malambot siya. Hindi siya katulad nung, kasi pang puti lang naman yun guys, alam nung mga ano yan. Di ba? Sa akin kasi hindi ako mahilig sa puti. Lahat di color yung gamit ko. So yan, hulugan natin siya ng 20 NT. So magkano siya sa Pinas? Sa peso, ito yun. And start lang. Yan, antay muna. 30 minutes yan guys. Yung duration yan. So dito naman, yan yung dryer natin. Nasa 10 NT lang siya guys. Yan, pipili kayo kung high temp, low temp, mid temp, tsaka delicates. And then yun, napasok ko na, and then lalagay nyo na lang yung coins. So that's it guys, napaka-easy lang. Hindi nyo na kailangan lumabas. So yan guys, yan lang naman ang aming laundry area. Bye! So, mayroon na lang ulit guys. Yun! So 2 days na ako nagpa-vlog. And hanggang dito na lang guys, matatapos tong video na to. Hope nag-enjoy kayo. And see you to my next vlog. Shishe and God bless. Bye-bye!